2.8 billion pesos na halaga ng mga bagong kagamitan ng PNP kasama ang dalawang bagong helicopter pinasinayaan sa Kampo Crame. Detalye mula kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Archie Gamboa ang pagpapasinaya sa mga bagong kagamitan ng PNP na nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos. Kasama dito ang 12 unit ng Toyota Hilux, 37 unit ng Trooper Carrier Trucks, higit 7,000 basic assault rifle, 25 unit ng 7.62 light machine gun, 2,000 unit ng 5.56 basic assault rifle, at higit sa 5,000 unit ng striker fired pistol. Pinasinayaan din ang isang bagong bomb suit, 3 EOD robots, 8,000 combat helmet, at higit sa 3,000 undershirt bulletproof vest. Kasama rin sa pinasinayaan ang 2 bagong helicopter ng PNP na ikapito na raw na air asset na nabili ng PNP mula nang maupo sa pwesto ang Administrasyong Duterte. Ayon kay PNP Chief Police General Archie Gamboa, 3 bagong chopper pa ang may di-deliver bago matapos ang kanyang termino sa buwan ng Setyembre. Tig 2 helicopter ang planong i-deploy ng PNP sa Luzon, Visayas at Mindanao habang ang iba ay mananatili naman sa National Headquarters. Samantala, Angelo, nandito tayo ngayon sa Green Hill sa harap ng V-Mall kung saan may nangyayari umanong hostage taking sa ikalawang palapag nitong mall. Ayon sa impormasyon na nakuha natin na sa 20 hostage yung hawak ngayon ng hostage taker na isa umanong dating gwardiya na natanggal sa trabaho dito sa mall. Sa ngayon, humihingi pa tayo ng mga karagdagang impormasyon at dumating na rin dito sa lugar si NCRPO Police Major General Dibold Sinas at si Mayor Francis Zamora at nandun sila ngayon sa loob ng mall habang tayo namang mga nasa media ay nananatili dito sa labas. Nakakordon itong mga daanan na papasok at palabas nitong mall at ang mga tao dito no ay nandito lang sa labas at pinanonood yung eksena rito. At ayon naman sa NCRPO, maya-maya ay magbibigay sila ng update kaugnay nitong nangyayaring insidente. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa San Juan para sa Eagle News. Mar Gabriel, IM1 with 25.